Yan yung bull. And then merong bull din dito. Out boy. Boy boy. Buiki. No, get out love. Come on love. Oh, out. Go. Out boy. Out boy. Ah. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back again sa akin channel, guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Simula nung bumalik kami galing sa New Year, doon sa nung nag-New Year kami sa Queenstown. So ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. It's been 17 days since that day. Pasensya na, guys. I know it's been a while. Hindi ako nag-upload palagi. Pero today mag-upload ako. Ay magre-record ako ng video. So basically magagatas lang ako. So andito ako ngayon, inaabangan ko na naman yung mga bulls. And then magsisimula ako magatas ng first herd, si Mike yung kuha ng second herd, and siya yung magagatas ng second herd. And then meron kasi kaming sinimulan na i-feed ngayon sa mga baka, kaya nag-vlog ako. And sasabihin ko siya sa inyo mamaya. So at the moment, nandito yung mga first herd na sa yard. Ayan. Ayan na sila sa yard. And si Mike, ayan dun pa sa race. And then yung second herd namin, ayan dun lang. So malapit lang sila, kaya hindi ganun ka kalayo yung lakaran. Grabe ang init, guys, in the past few weeks. Sobrang init talaga ng panahon. Today lang siya naging, kanina pagising namin ng umaga, medyo frost, hindi siya frosty, ano siya, very foggy yung weather. Very foggy siya, and then ngayon, umaliwalas na. Pero doon banda, cloudy pa rin siya, foggy pa rin siya, and then doon din banda. So, nasa weather forecast kasi na uulan daw today, 90% daw yung chance ng rain, kaya aabangan natin yan dahil we really need rain. Kaya ayun, update ko kayo, guys, mamaya. Okay, so now, andito tayo ngayon sa aming crop paddock. If naalala nyo yung mga sinasabi ko sa inyo dati na meron tayong crop paddock na ipapakain natin sa mga baka when the time comes na wala nang tumutubong damo sa farm. So ngayon na yung time na yun, guys. Actually, nag-feed out na kami ng aming crop, which is the turnips. So nag-feed out na kami nito probably a week na ngayon, or not even a week. We feed out last Friday. I don't know, Saturday. So that's probably 5 or 6 days. And basically, itong turnips kasi, hindi siya sobrang laki. So hindi namin kailangan i-crush. Kumpara noon, nung nag-feed out kami ng kale, this was way back 2016. Yung type kasi or yung variety kasi ng kale na yun, sobrang tangkad. May mga kale na sobrang tangkad, na mas matangkad pa kaysa sa akin. Kaya naman kailangan pa namin siyang i-crush ng tractor before namin siya i-fence. Whereas ito, maliliit lang sila. Nandito lang sa ano, yung mahabas, yung matatangkad siguro is probably up until my knees. And then, this is actually edible din kasi turnips. Although, ibang klase siya ng turnips, guys, kumpara sa turnips na meron tayo sa Pilipinas. Itong klase ng turnips na ito is
may pagka-reddish and white part na para siyang radish. So, ganito yung itsura niya. Teka, pili tayo ng maganda-gandang turnips. Wait, ito. Pwede na to. So, yan yung itsura niya sa ilalim. Yung bulb niya. At kunin natin siya, guys. Ayan. So, may mga turnips na sobrang laki. May mga turnips na maliliit. At itong turnips na ito ay edible din. Pwede natin itong kainin. So, kapag nagugutom kami, ito yung minamunch namin. Yung lasa niya ay iba sa lasa ng ating turnips sa Pinas. Ito siya, is meron siyang pagka... Hindi ko ma-worry kung ano yung flavor na yun. Pero pagka-spicy, na hindi naman ganun ka-spicy. Pero masarap din naman siya kapag wala ka ng ibang choice. At ayun, so yung part na yun, yan na yung mga nakain ng mga baka. And then ito pa. Meron pa tayong mga 19 days siguro na natitira dito. So yung ginagawa ko ngayon, tinatanggal ko lang yung fences at nagpuputa pulit ako ng iba. So I'll be back mamaya. Sobrang dami ding ano guys, weeds, kaya ang hirap maglakad. Kasi tingnan nyo ha, itong mga ito, yan, mga weeds yan. At sobrang hirap maglakad kasi nasa stuck yung paa mo dito. Ayan. Pero madali naman siyang bunutin. Okay, so I'll be back mamaya. Tapusin ko lang ito at babalik na ako sa shade para kunin yung aming pinos at katasan sila. And then, ano pa bang kailangan namin gawin? Si Mike is nabifeed out siya. Si Travis yung nagagatas ng second herd. And then, uuwi na kami after nito. Gutom na ako guys, hindi kami nag-breakfast kanina. Okay, I'll be back! So guys, nga pala yung ginagawa ko naman ngayon, iseset up ko lang itong paddock na ito para mamaya pagbalik ko, diretso na ako sa loob kasi ililipat ko yung mga baka na nandito sa crop paddock, papunta doon sa grass na ano nila, na paddock. So, at the moment kasi, nasabi ko na sa inyo kanina na pinapakain naman sila ng extra feed, which is yung aming turnips na supplement nila. And then, nililipat namin sila after 2 hours sa good grass. So yun, balikan ko kayo mamaya. Naglalakad na sila guys at ihahatid ko lang sila sa paddock nila and then babalik tayo dito para mag fence ulit kasi kailangan natin maglagay ng dalawang brakes para meron silang safety brake just in case na makalusot sila sa kabilang brake para naman hindi nila makain lahat. So yun yung ating gagawin and then ano pa ba yung gagawin natin? Gagawin din natin yung sa second herd, tapos by the time uuwi na siguro tayo kasi sobrang init na. Grabe na yung panahon ngayon, sobrang
sakit na talaga sa pakiramdam. Middle of summer na kasi, kaya ganito. At wala na tayong damo, guys. Sobrang, ay, hindi naman sobrang brown, pero brown na talaga dito sa area namin, which is yung Waikato area. I think halos lahat ng farms dito sa North Island at this time of the year nagbo-brown na talaga siya kasi sobrang init na. Maliban na lang doon sa South Island, especially doon sa Southland, doon kabanda, green pa yung paddocks nila kasi palagi silang nabibiyayaan ng ulan doon eh. Kaya yun. Anyway, balik ako mamaya. Guys, sinira ng bull yung ating fence dito sa ano, sa paddock. So kailangan ko siyang ayusin. Nung kumuha ko ng baka kanina, yung mga bull kasi ay dito dumaan sa race, 'di ba? And then merong bull dito kasi dito pumunta yung first herd. So nag-abot sila at nag-away sila. Kaya to nasira yung ating fence. So ayusin ko lang siya. Ayan yung itsura niya ngayon. Sobrang laylay na. So naputol siya dito. At naglagay na ako nito, guys. Hindi ko na naipakita kung paano ko ito nilagay. Pero ayan lang siya. Inuko na. And then, kailangan ko lang itong i-connecta dito sa insulator. And then isa. Pero puputulin ko itong lumang lumang wire. Kasi naputol na siya, diba? So, dito ko siya i-connecta. Alright. Let's do it.
So ayan guys, na-fix na natin siya. Pero ayusin pa natin yan mamaya. Hindi siya kasing tight kasi nagmamadali kasi tayo guys dahil magagatas pa tayo pagkatapos nito. Lalagyan ko lang ng insulator yung doon para hindi siya masyadong laylay. And then, we'll be finished. So, nilagyan lang natin siya ng insulator guys dito sa poste. Actually, itong mga posting ito kailangan na itong palitan eh. Pero, wala pa tayong time. And then, lalagyan na natin itong ating wire. So basically dalawa yung wire na nandito. Dapat yung isang wire ay natanggal na siya pero hindi pa siya naayos. Pero ayan, lalagyan na natin siya dyan and then kunin natin ito. Ito yung lock. Lagyan natin siya sa loob. And then ilock din natin siya using this one. So ayan, pag napasok mo na siya, kailangan mo siyang i-push down ng hammer para malock siya sa loob. So, ayan. Okay na yan. Balikan na lang natin yan later. Para i-fix siya. Thoroughly. Balik na tayo sa sasakyan. So, ayan lang yung ating vlog, guys. Maraming salamat for watching. Kung bago kayo sa aking channel, sana nag-enjoy kayo so far. At please don't forget to subscribe and hit the like and share button. At comment, leave a comment down below. Let me know kung nagustuhan niyo yung video or kung meron kayong gustong topic na pag-usapan natin kung hindi ko pa siya na topic before. At kung gusto niyo malaman yung mga type ng videos na ginagawa ko mostly about sa trabaho ko dito sa New Zealand at daily lifestyle vlogs, please click the video. Meron dong list ng mga videos ko at makikita niyo sa mga previews na mga videos ko. Marami akong mga na post na ng mga videos about sa paano makarating dito, kung ano yung about sa dairy farming basically. So yun lang again, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo at God bless you guys. Be safe. Bye.